Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Click here. 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 Click here to subscribe. Happy pasalamat sa Diyos. We're now live sa YouTube. Sa YouTube lang. Wala tayo sa Facebook. Ayan. So we have Zorro Servant and Badlone Warrior. Makasalanang hapon, guys. Na-miss nyo ba ang podcast? Wala tayo podcast for ano? For 1 week. Na-miss ni Badlone eh. Feeling ko eh. Oh. Nagtatanong siya eh last week eh. Busy lang, busy. Kala ko nga magpa-podcast ka fresh from Berlin. Wala, walang time. Oh, live grabe, in grabe. Oh, pero bumati ako dun sa kung nakita niyo yung video ko sa ano, sa Facebook ko. Ayun. Salamat sa juice. Ayan, may juice ako ngayon. Salamat sa juice. Happy ano muna, 21,900 plus subscribers sa Broccoli TV. Dumadami pa rin. Salamat sa juice. Tapos, 7 na yung channel membership. Salamat sa juice. Sumali si Ate Pech. Ayan. Alam nyo na kung sino-sino kayo. Ayun, ano bang ano natin? Meron ako ini-invite kasi dito na dating MCGI, naging MCGB, tapos naging INC. Ayun, kilala mo na kung sino ka. Sinendan kita ng link eh. Yung dati. Mm-hmm. Eh, mukhang busy siya. Ayun, marami tayong mga news. Kayo muna, kamusta na kayo? May ano ba kayo? Anong gusto nyong i-share muna bago tayo mag-proceed? Wala ba? Badzoro, kamusta ang week mo? Away ka ba? Away. Or okay naman. Ah, may delay talaga kay Badzoro. Dinig ba? Dinig. Oo. Sensya na. Yung aking connection talaga. May delay. Oo nga. Ayun. Ikaw, Badlone, okay naman? Okay lang. Marami lang nakakatawang mga mangyayari sa mga ano, sa mga Reddit ganun. 'Di ba yung sa makalipas na mga nakakatawa, marami nakakatawang mga pangyayari. Naipon eh. Naipon kasi wala tayong kalakayan noong nakaraan eh. Bradlone, hulaan ko ano ang lunch mo kanina. Ano? Balbakwa ba? Nakakailag. Well, makao yung balbakwa pala na ano na galing KD. Oo. Ewan ko lang ano ibig sabihin niya noon, galing balbakwa, di ba? Parang hindi tinanong ko na yan ulam. Kasi pero masarap ang balbakwa. Oo, masarap din oh. Oo, ulam siya. Pag may hindi ako maintindihan sa MCGI, si Totoy Bibo tinatanong ko, alam niya palagi ang sagot. Ang sabi niya, balbakwa is ugaling masama daw. Ugaling balbakwa is ugaling masama. Ganun ba talaga yun?
Sabi ko, anong connect nun dun sa ulam? Sabi niya, eh, ganun talaga ang mga languages. Minsan, nabawa, yung kadyot. Oh, yung kadyot, iba ang meaning nun sa ibang dialect. So, ganun daw yung balbakwa. So, lusot. Pero ma-o-offend naman yung mga kumakain ng balbakwa. Masama pala yun. Masamang ugali pala yun. Eh, ma-o-offend kami niya. May paborito ko yan. Balbakwa, baka yan eh. Baka or kalabaw yan eh. Baka or kalabaw. Balat. Yung, oh, balat ng baka. Hindi kaya yung bandang ano, tuhod. Yung masarap yung balbakwa eh. Eh, ang problema yan, bro, yun. Dito, ano, ang problema dyan, di ba, baka yan? Di ba, halal yan? Halal. O, di ba, bawal sa MCGI. Pero hindi naman siya baka, actually, tol, eh. Kalabaw. Oh, diba, kalabaw. Kalabaw usually ang balbakwa. Balat ng kalabaw, tuhod ng kalabaw. Eh, yung mga kalabaw na napilay. Napilay sa bukid. Ang ginagawa ng mga may-ari, kinakatay na lang instead of pabayaan na hindi na disabled na yung kalabaw eh. Yun nga yung masamang kapalaran ng mga kalabaw eh. Matapos mong pakinabangan sa bukirin, mag-aararo, tapos napilay, gagawin mo ng balbakwa. Oo, talaga. Yun talagang destination. Masarap yung bandang part ng tuhod nun, tol, di ba? Sa Mindanao ba to? Namimiss ko na, wala kasing authentic balbakwa dito eh. Oo, sa Mindanao yan. Sikat yan sa Mindanao, yung balbaku. Okay. Tingin ko lang si DSR, gutom lang yun. Oh. Yun eh. At isip yung saka, pagkain ano, na balbaku. Natatawa pala ako dun, Broccoli, yung speaking of Totoy Bibo, nung nakaraan, natawa ako dun kung natuloy ba yung timahan na debate na yung kalaban ni Totoy Bibo ay patutunayan ko na pwedeng kainin ang Jollibee Chicken Joint ayon sa Biblia. Yun ang so, yung isa ay pro, ano siya, affirmative side. Totoy Bibo, tutol. Sabi ko, tindi nito. Ito, tinatawag na deep philosophical debate. Di ba? Tuwan-tuwa naman yung ano, taga-Depcon. Specified pa, Jollibee Chicken Joint. Ay, ayun sa Biblia, biro mo yung patutunayan daw niya yun. Tapos tutol naman si Totoy Bibo. Di ba? Hindi. So, matuloy kaya yung debate na yun. Malamang hindi. Si Totoy ba against, syempre? Against si Totoy, di ba? Affirmative o negative? Ano siya? Negative. Kasi di ba sa MCGI, bawal ang Jollibee Chicken Joy. Kasi halal. Oh, yun. Tawa yung ano ni. Totoy Bibo talaga. Ayan. Kausap ko siya kanina umaga. Tinanong ko yung tungkol sa open letter na pinost sa Reddit. Sinagot niya lahat ng questions. Matindi. Oo. Oh, kung hindi niyo pa nakikita yung open letter, punta kayo sa Reddit. Hindi ako to, ha. Nakita ko lang pagising ko. Merong nagsulat. Yung open letter na yan, hindi nga natin alam kung sinong gumawa niyan eh. Kumalat yan, Kaya panawagan natin para doon sa mga membro dyan sa MCGI, mga nandyan sa loob, hanapin po ninyo ang open letter na yon. Open letter. Upang inyong masulit. Ano bang masusumpungan doon, kapatid na loan? Ano bang masusumpungan sa open letter? Ang buong katotohanan nandoon. Ang buong katotohanan. Pakita natin. Pakita natin. Mabasa nga mamaya. Ay, hindi ba tayo ma-ano nito? Ma-libel or something? Ay, baka ano. Kasi hindi natin alam kung sinong gumawa niyan eh. O basta hanapin na lang nila yon at kung pagkatapos nilang basahin Broccoli ay ipadalhan nila ng kopya yung kanilang mga kamag-anak. O yon, ganun. Gaya-gaya mo. Basta hindi ako yan. Pucha, wala akong time magaganyan. saka nasa Germany ako nung time na yun nung ginagawa yan. Nakita ko lang din. Yun nga, sinagot ni Totoy Bibs. 17 questions, concern. Sinagot niya lahat. Pero naintindihan ko naman where it's coming from.
Baka may record ka naman ng pagsagot niya para marinig namin kung ano yung mga silagot niya. Ah, wala eh. Naka-cellphone ako, hindi ko na-record. Oo. Ayun. Meron tayong mga tao sa chat, si Yuwil, si Cyrus Blackray. Happy po, salamat. Yung mga gusto sumali, you can click on the link dyan sa chat board para makasali kayo. Click here. Click here. Yes. Isa nga tol, napapansin ko parang si Totoy Bibo, parang papalitan niya na si DSR eh, no? Oo nga, mas natutuwa nga ako sa kanya eh. Mas naaliw ako. Pero si Kuya Adel na high blood sa kanya this morning. Eh ako, sanay na ako eh. Whatever floats your boat. Ganun na lang sa akin. Sinasabayan ko na lang siya. Yung YouTube channel ni Kibs, ni Pacquiao, na-terminate. Alam nyo ba? Oo. Nabalita yun. Grabe. Kawawa din. Ang ganda nga sa Filipino startle eh. Hindi raw kinaya ng powers. Ni na-stop. Kibs, yung kapangyarihan ng YouTube. Hindi niya tigilan. Siya yung na-stop. Oo nga eh. Hindi niyo napigilan yung pag-stop. Ano palang dahilan? Bakit nga pala pinahinto? May ano kayo doon? May info kayo doon? Bakit napahinto yun? Oo. Ano yung nilab? Kasi may nag-tweet. Kasi kung susundan mo tong full story, may nag-tweet, tapos tinag yung YouTube something. Ito. Tapos, pinansin siya ng ano. Teka, saan ba yun? Tapos, nag-take action yung YouTube kasi nag-viral na. Saan ba yun? Baka nga daw may... yung parang algorithm yan ng ano, parang ano siya ba, natatamaan ng algorithm, not necessarily yung meron siya talagang sinabi. Kasi di ba yung mga pinagsasabi lang naman dyan, yung mga ano-ano niya, di ba? Baka meron siyang sinabi na naman doon. Alam mo naman yung mga statement ni Kimbolo, yung patitigilin niya kung ano-ano, di ba? Meron siyang mga threat di ba? Ito, nireport siya nito ni Motahar at Ordinary Gamer. Yo, someone at Team YouTube has to help the feds or shut this account down. Actual human trafficking priest is running a channel still reaching out to victims less than 12 hours ago. Dude has an FBI warrant out right now. Ah, yun pala si Motahar pala ang dahilan. Oo, parang dami account to. Pero mali pa, priest pa yung ginamit niya. Priest pa yung ginamit. Diba? Oo. Kasi, yo, someone at Team YouTube has to help the feds or shut this account down. Actual human trafficking. Sinulsulan pa nito diba, mga to. Oh. Isn't doing anything daw. So, nag-take action tong si Team YouTube. Ayan. Kaya, natuluyan. May kinalaman pala yan doon sa ano niya, bro. Yung parang kaso niya doon sa, di ba, yung wanted siya sa ano. Ito. Yes, ito na yung final. Hey, update here. Upon review, we've determined that the channel is in violation of community guidelines and has been terminated. So, manually reviewed talaga. So, pero tumagal ah, 'di ba? Ang cases naman last year pa. Parang last year pa 'yun eh. Pero ngayon lata siya nag-trending sa Twitter, no? Oo, nag-trend ito nga. Or something, o inano lang, minention lang yung... Minention lang, team. Bilis ng action. Bilis. Pa-mention kaya natin yung isa dyan. Hindi. Namimigay naman sila ng lugaw, so...
Oh, ang isa pa pala na issue, Bro Coley, yung regarding naman doon sa komedyante. Di ba, inaalala mo yung komedyante na na-cancel? Yung komedyante na nagbiro tungkol sa INC, yung ano, yung Gold ang ang pangalan. Ah, yung stand-up comedian. Stand-up comedian. Opo. Tapos, di ba below the belt yung mga sinabi niya? Anong assessment mo, Brad Lone? Ikaw? Below the belt. Ganito 'yon, ganito 'yon. Kung sa akin kasi hindi naman ako member ng INC, hindi rin ako member ng kung anong relihiyon. Eh sa akin okay na 'yon, nakakatawa 'yon. Pero pag ako iglesia na fanatic na iglesia ni ano, at talagang magagalit ako doon. Kasi ano din eh, para bang sa standard kasi nila kagaya no ang kanya kasing premise doon yung ano, nagkasyota daw, nagka-girlfriend daw siya ng iglesia. Tapos alam mo naman sa iglesia, di ba, hindi ka pwede makipagrelasyon kung hindi ka aanib. So umanib daw siya sa iglesia, tapos eh meron pa dong kinikwento niya yung kanilang mga ano, sexual ganun. Tapos meron pa siyang comment doon na sa mga Katoliko daw eh ano, makikita mo daw yung sa kwarto yung mga picture ni Jesus Christ para daw ano lang, okay lang daw. Pero pag ano daw sa mga INC yung picture daw ni ano nandoon ni Ka Eduardo, so parang ano, parang kung fanatic ka, kaya ng anong sinasabi ko, pag fanatic ka doon sa INC tapos devoted ka doon, talagang magagalit ka doon sa joke niya. Pero sa atin na hindi na ano, nakakatawa yung ano niya, yung ganyan sinasabi, kasi totoo, kasi ito yung ano ko, Bro Coley, yung para bang assessment ko diyan. 'Di ba may naunang nag-joke din yung babae, yung babae na kasama lang din yun ni Gold na ano, na babae yung nauna, yung sinabihan niya yung Katoliko na ang Katoliko daw ay ang only religion na may gang sign. Yung sign of the cross. Tapos yun, inatake din yun ng mga ng conservative na Katoliko, yung mga ano, defensive Katoliko, nagalit. Pati mga iglesia na kalaban ng Katoliko, natatawa doon sa joke ng babae. Kumbaga ginawa yun na ano ng mga iglesia din. Oo. Parang kumbaga, natawa yung mga iglesia doon sa joke na inaatake ang Katoliko. Ngayon naman, merong another na comedian na the same lang sila ng parehas lang sila ng organization na pinabibilangan, yung kay Rod Olero na ano, comedians. Ang tinapik naman itong particular na ano nito is about iglesia. So sabi nila, bakit ganun? Nung sa iglesia Katoliko ang inatake, kasama kayo sa nangungutya sa Katoliko. Ngayon kayo naman ang naging subject. Kayo naman ngayon ang ano, parang onion skin, tapos nagtitreat pa kayo, ganun. Ganun yung nangyari doon. Pag kaya, iba tinitira, tuwan-tuwa sila. Tapos nung sila, tapos nung sila na, oy, gago kayo ah. Ayun. Walang ganyan. Yun ang sinasabi ko na parang masasabi natin na merong sinatawag na mga sacred cow. Sacred cow na hindi mo pwedeng pagtawanan, hindi mo pwedeng gawing biro, yung kanilang ano, tapos ititreat ka. Yun ang ano, yun ang masasabi nating nakakatakot na. Kumbaga yung Pilipinas pala ay hindi pa tayo nandoon na sa tinatawag na ano na yung free thinkers na yung mga tao, hindi pa ganoon ang level na. Kasi marami pang napipikon, di ba? Sa USA, tingnan mo yung mga comedian nila doon, mas brutal pa eh. Mm-hmm. Ginagawa talagang katatawanan yung tungkol sa Diyos, tungkol sa religion, di ba? Yung parang nagiging sikat pa yung mga, pero dito sa Pilipinas, magdiro ka lang sa isang sekta, nako, patay ka. Iglesia pa, pinapahanap nga eh. Pinapahanap yung address, yun ang nangyari doon. Mm-hmm. Kaya, kumbaga, para bang ano, parang some sort of a, bakit ganun? Pag ibang relihiyon yung inaano, kayo, kasama kayong tumatawa, pero ngayon, yung kayo naman, in-apply naman sa inyo, nagagalit. Parang ganun din yung NCDI eh. Yung NCDI, wala lang kasing nag-content na comedian dyan eh. Kung meron lang nag-content na comedian dyan, nako, eh, malamang ganun din ang gagawin lang. Meron, Tol. Tol, meron. Si Alien, Raise the Roof. Iba naman raise yun. Raise the Roof. Bubble. Raise the Roof. Si ano, Brad Pitt. Oo. Hindi naman, natuwa pa dahil ano, parang sumikat pa. Sumikat pa. Oo. Ano naman kayo?
Actually, nung lumabas yung video na yun, kasi may nag-vlog nga na pinapanap daw yung komedyante na yun. Alamin daw yung bahay, hindi, wag daw pumayag na inaatake si Eduardo Manalo, yung mga ganun. Nag-message siya, pinoward yung video sa akin ng ano, yung mami ko. Mami ko kasi nasa Holland, sa Netherlands. Pinoward niya sa akin. So sabi niya, wag na daw ako magsalita, baka daw delikado. Sabi ko, hindi mami, ano. Galing ako MCGI, mabait sila, sabi ko. Totoo naman, 'di ba? Mabait, wala naman tayong mga karahasang na ano diyan. Oo. 'Di ba? Sa MCGI. Ano lang sila, yung sa MCGI naman, meron silang ugaling kuyog mentality. Hindi kanila physically aanuhin, pero doon naman sa online, doon kanila online. Ilan na ba yung napa-shutdown nila na ano, na mga channel na umatake sa kanila, yung mga napa naano nila na down nila. Ganun ang style ng MCGI kasi iba naman kasi yung mindset din na itinuro ni Bes doon sa mga MCGI, 'di ba? Yung bawal manakit ganun. Pero pwedeng mang-boycott, pwedeng mang-report. Ganun ang style. Wag mo nang banggitin. But doon baka ma-report ako. Wag mong bigyan na idea. Actually kakampi ko yung mga 'yan. O bait sa nanay ko nakakausap na MCGI. Kahit sila Bad Totoy. Mabait sila. Ayan. Ito naman, katuwaan lang tong sa atin. And ano na rin, for the betterment din ng iglesia nila, kaya tayo nagko-comment. Diba? For improvement. Baka ma-reform pa. Reformist tayo. Reformist. Kung may chance pa. Constructive. Reform pala. Reform. Parang ganun. Pero yung open letter. Restorationist sila, diba? Restoration. they yung qualified themselves as restorationist. Oh, may dinosaur. hello po, Borsalino. Hello, sino tong Borsalino? Borsalino sa One Piece yan eh. Si ay, Borsalino. Oh, sa One wala. Piece yan. Yung ano, yung karakter doon na admiral, si Borsalino. Borsalino. Hello po. Magandang hapon. Sino po sila? Magandang hapon. Ako yung nag-enjoy kinig sa inyo. Maraming salamat. At ako yung natatawa dun sa sinabi nyo, kapatid na broccoli, yung sa sinabi nyo sinagot ni Totoy Bibo, lahat nung nasa open letter. Yes. Napakahusay. Andun ka ba? Kanina, umaga? Wala. Natatawa lang. Bakit yung Aliping walang kabuluhan eh, walang pakialam dun sa open letter? Baka mamayang hapon, di ba? May pasalamat naman mamaya. Wala siyang pakialam yan. Hindi niya bibigyan ng panahon sagutin. Lahat ng mga may duda sa MCGI, hindi ba sila nag-iisip bakit ang daming umaalis? Tapos ang umaalis pa ay yun pa yung mga fake. Ang mga fake daw eh, yung mga 20 to 30 years. Tapos silang mga bago, sila ang mga may pag-ibig. Napakahuhusay. Opo. Ang mga MCGI. Yung mga walang alam sa nangyari sa nakalipas na 20 at 3 taon, sila ang maraming alam ngayon. Tinira nga ako sa TikTok, sabi sa akin. 21 years ka pala dyan eh. Mas marami pa ako alam sa iyo. 4 months pa lang ako, sabi niya. Ang dami ng lolo kohin niya, broccoli, sarili pa niya. Talagang yan si Totoy Bibo, wala kang makukuhang karunungan dyan eh. Bagay yan sa mga comedy show. Dahil lahat yan, napakinggan ko mga debate niyan mula pa nung nasa DevCon yan. Hindi naman mga ano ni Bradley ang ine-expose niya eh. Puro sarili niyang pangkaalaman eh. Natatalo sa debate. Yung pagsasalita niya na nananalo siya, claim niya lang sa sarili niya yun eh. Devcon pala. Tumakbo, tinakbuhan daw siya ng mga kadebate niya. Tinakbuhan daw siya ni Makisid, tinakbuhan daw siya ni kung sino mang mga debater doon. Lahat daw tinakbuhan. Ayan, nila Grace Barrio. Nakuhan daw siya Melchor, ng... Melchor, Manalini. Manalini. Sispo.
Wala mo, takot na takot sa kanya. Matindi pa kay Brother Soriano eh. Eh, nasa kanya daw kasi ang karunungan na nakatago. Bakit? Dapat siya yung leader. Biro mo ayaw na ng leader. Bate, tapos yun, nakikipag-debate. Oo. Kaya nga, natutuwa nga ako sa kanya. Dahil sumasagot siya sa mga tanong. Pati nga may nagtanong sa kanya, apokalipsis eh. Sinagot pa rin niya eh. Napakatindi. Dapat kaya, ang kumulo ko lang kapatid na broccoli, kaya po ako napasok. Actually, salamat sa first time napasok ako dito. Yun. Maraming umalis. Sana naiisip ng mga data packs, ng mga panatiko, bakit maraming umalis? Ang ipinakakain noon ni Brother Eli Soriano, debate, Bible exposition, consultation. Ultimo, kahit may matigas na ulo na kapatid, kahit may matigas na ulo na kapatid, aanuhin niya yun, aalisin niya duda noon. Ino-open niya sarili niya. Sabihin na natin, kay tama, kay mali ang sagot. Ang mahalaga, huwag mawala sa kanya yung kapatid. Ngayon, konting tanong, konting duda, wala ka ng duda ka na kay kuya, duda ka na sa pangangasiwa, bawal na. Tinalo niya na si Pastor Pacquiao, si Pastor K. Boloy. Bakit maraming umaalis? Bakit may issue na wala ng consultation, wala ng debating, wala ng kaibuan, ayunong may kainan, gitnang daan? Bakit may ganon? Dapat naman lang niya sa tiyuhin niya na napakaselan, di ba, sa Biblia. Bakit ngayon eh, kung ano na lang sabihin, iikot-ikutin na lang, i-recap, paikot-ikutin, yun at yun, di ba sila nagsasawa? Tapos magtataka sila, bakit maraming umaalis? Tapos ayaw nila kay kuya, dapat nag-iisip sila. Ang masamang nangyayari ngayon, kapatid na broccoli, alam mo kung ano, may nagsawa sa religion, may umayaw sa iglesia, may bumalik sa kanika nilang mga iglesia, may mga nag-ateista. Hindi ba yan ang masamang ginawa ang nangyayari ngayon? Hindi nila naisip yun? Mm-hmm. Opo, walang mapuntahan eh. Ganon. Tapos, nangalat. Magyayabang pa. Pag umalis ka ika sa iglesia, wala ka nang pupuntahan. Eh may lumipat sa iglesia ni Manalo. May lumipat sa ibang born again. May ibang mga nilipatan. Wala silang pakialam sa kaluluwa ng mga umaalis. Mm-hmm. Tapos pag-ibig, pagka kapatirang pagkaganda-ganda, wala kayong pagmamahal sa ano, sa kaluluwa ng mga umaalis. Basta ayaw kay kuya, wala kayong pakialam. Ang hinihintay pa nilang mangyari, kapatid na broccoli, yung mga umaalis, eh may mangyaring masama. Bakit? Yan ang napala ng umaalis sa MCGI. May sumpa daw pag umalis, yung parang may kapahamakang darating sa iyo kapag umalis ka. Tapos kung hindi naman mangyari yung kapahamakang physical na yon, meron din naman daw kapahamakang spiritual na maghihintay sa iyo. Yun na yung maiimpierno ka. Yun yung ano, kasi hindi naman Pastor lahat ng umalis. Na Pastor Pacquiao dating yung sinabi niya kay Brother Eli, mamamatay daw si Brother Eli ng 6 months eh hindi natuloy. Eh, malaga na matay pa rin. Kumbaga, ang punto, talagang ano, nilalagyan nila ng masamang kaisipan lahat ng mga nag-iisip. Alam kung nag-iisip ngayon ng mga panatiko, bakit nag-aalisan ng mga 20 taon, 25 taon, meron pang mga 30 taon sa MCGI mga umaalis. Di ba sila nag-iisip? Oo, 30 years yung isang data pack. Ay, tapos, matanong ko lang, sorry, Brad Borsalino. So, matagal ka po sa MCGI? Hindi ka ba? 20 years, bro. 20 years. Uy, kabatch. 2002 ka po? Yes. 2001 ako. Ayun. Eh, ano pong ginawa mo? Saan ka pumunta after? Wala. MCGB ba? Or what? Alam mo, nag-MCGB ako. Maniwala ka. Sabi ko na yun. Pakiramdam ako. Oo. Kaso, ang problema sa MCGB, nakakainis. Bakit?
pag nasa MCGI ka, puro compose ni Rasan Tugtog. Pag nandun ka sa MCGB, puro compose ni Ulysses Tugtog. Tapos parinigan lang sila. Wala rin. Ano ba yan? Parehas lang. Oh, kaya hindi, nga... Hindi na lang sila magsapakan kung magsasapakan sila eh. Para ano lang. May inis ka lang. Oo. Okay. Tapos kapatid na dita pa, ay kapatid na broccoli, doon sa MCGB, ang daming magagaling doon, marurunong. Yun, nag-away-away, nag-iwahiwalay din sa sobrang gagaling nila. Mm. Si Onesimus. Ay, mga ilang taon ka doon, bro, sa MCGB, bro? Yung ano? Ano lang, ilang month, taon ka nag-stay doon? Month lang, hindi naman ako nagtaon. Bago lang yun, bro. Wala pa nga yata silang 200. Parang huling ano ko, 85 lang. Parang ganun. Nung umpisa, maganda pa eh. Kasi parang kami-kami lang. Eh, sa kagustuhan nilang dumami. Ayan, nag-ano na sila. Tapos, may mga lumitaw na mga nagbida-bidahan doon. Hanggang sa pumangit na yung image. Pinalala na ng mga marurunong. Wala rin. Nauwi rin sa wala lahat. Hmm. Sayang, si Onesimus talaga. Parang siya yung host doon eh. O, si Onesimus ang pinaka ano nila, evangelist, yung pinaka-evangelist nila. Si Onesimus. Kaya lang, magtago pa sila ni Totoy Bibo, mga spokesperson naman sila ng mga malulupit na iglesia. Ano ba yan? Puro mga spokesperson. Sayang. Hindi talaga tatagal eh, yung ganun. Tapos si Yuli pa, hindi naman din mga ngaral yun, di ba? Sabi niya. Parang nakaano lang din siya, parang nabubuhay siya sa anino lang ni Bes. Ano, parang doon pa rin. Niya, mga dita pa, sabi niya, magpatong-patong pa kayong lahat. Meron daw siyang pambato. Asan na? Hindi niya inilabas. Oo, hindi. Hanggang ngayon. Yung ano, ang huling utos ba yung Bukoli? Oh, ang huling habilin. Habilis pa yung Bukoli, di ba? Parang kinukonvert pa yata yun eh. Oo, oh, mag-anniversary na yan. Ang huling habilin. Oo. Ang tunay na bilin. Ang tunay na bilin. Tunay, baka... Asan na ibilin? Oo. Oh, may feeling ako, ano lang yun eh. Blap. Parang blap. Blap, oo. Di ba sa Baraha? May tunay na bilin ako. Feeling ko lang naman yon. Baka naman meron. Kasi kung meron, dapat nilabas na niya. Sa mga kapatid na broccoli, dapat mag-isip ang mga MCGI. Hindi ba sila naaawa sa mga umaalis na nag-iglesia ni Kristo, bumalik sa born again? Hindi mo sila masisisi. Bakit sila nagbalikan sa mga dati nilang iglesia? Meron nag-itis, ayaw na kumilala sa Diyos, na parang natauhan, nagising sa katotohanan. Dapat mag-isip sila bakit nangyayari yun, na hindi naman ganun dati. Ang mga lumalaban lang noon, hayag na hayag, isa, dalawa, gusto mag-leader, ganun lang. Pero ngayon marami nagbabalikan sa mga dating iglesia. Mag-isip sila, hindi yung bumalik lang sa dating iglesia, bumalik sa ganito, ayaw na mag-reliyon eh, hahatulan na, kuhusgahan na, mag-isip sila. Opo. Pag-ibig, yun kasi ang ano nila eh. Pag-ibig, heart, heart, heart. May alam ako, nagsimba na ulit eh. Bumalik sa Catholic. Kasi natatakot siya eh. Yung anak daw niya eh, walang, ayaw daw niya na walang. Oh, yun, yun. Yun, yun. Yun ang isa din sa concern dyan, yung anak mo. Huwag nila huhusgahan yung mga lumilipat o bumabalik sa mga dating reliyon. May mga personal reason niyang mga yan eh. Hindi mo nababasa ang puso ng tao. Huwag yung husgahan. Kung meron man dapat managot dito, yung leader, bakit nagkaroon ng ganun? Bakit may mga bumalik, may mga umalis, may mga ayaw na ng reliyon? Dapat maisip yun ng mga namamahala. Ayun. Pero yung mga nag-i-stay dyan, nire-respect ko pa rin sila. Na sabi ko nga, whatever floats your boat, masaya sila dun eh. Nawalan sila ng tungkulin, iyak sila, na yun lang nga lang yung pag-asa nila. Eh, sige, go, di ba?
Pero kung gagamitan mo ng logic at critical thinking, eh hindi ba paulit-ulit yung ano diyan? Yung paksa, yung review. Paulit-ulit. Siyempre, okay, paulit-ulit. Paulit-ulit. Hindi nila nakikita yun. Alam mo ba kapatid na broccoli, naranasan kong huling attend ko isang buwan, tapos umattend ako another 3 months, yun pa rin ko, ano yun narinig ko ng last 3 months, yun pa rin ang naabot ko. Diba? Sige, repeat. Di ba yun yung isa dun sa ano broccoli, isa dun sa nasa open letter, yung paulit-ulit na mga recap, mga pakahaba, parang ewan ko lang, parang siguro, ano na lang siguro talaga yan, parang... To be fairness, mga kapatid, kay Brad Ellie naman nun, aminin man natin, hindi, mahaba, pero mararamdaman mo, bitin eh. Sa kanya mag-uumpisa pa lang, umay ka na, grabe. Umay na umay ka na, mag-uumpisa pa lang. Pero mo, 4:30 umpisa, 9:30 hindi pa nag-uumpisa. Marami kasing nagpapasalamat sa Diyos. Oo, nagpapasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Yung kay best naman kasi, kaya rin yung mga last days na niya no, yung bago siya mamaya pa. Ang nakakaano kasi doon, ang kaya hindi ka antok eh, dahil nga yung sinasabi nga ni Dominic Charles na parang ala rapitul po in action ng style ng consultation. Tapos yung mga topic ay mga masiselan na mga topic, kaya hindi ka talaga aantokin. Ganun. Mm-hmm. Alam mo naman, di ba? Pagka may mga issue, at talagang hindi ka aantokin doon eh. Yung mga last days na ni Best, yung hindi na siya masyado nagpapaksa noon eh, puro na lang consultation. Yung lalo na nung time ng COVID lockdown, puro halos consultation yung ano doon, yung topic doon. Ayaw nila ng consultation kasi ang katwiran nila, mga Dita Pax, eh meron ikaw mga masiselan tungkol sa mag-asawa. Oh, eh di yun na PNP mo. Eh di yun na lang ang ibukod mo. Bakit tungkol sa Biblia ayaw mo? Oo, yun din. Halos sa nila yun. Sa kalalabas, mali yung ginagawa nila noon. Kasi nag-consultation, tapos hindi pala tama. Eh di mali. Mali pala yung mga pag-usapan yung about doon sa mga haraga ng mga kapatiran, may nakakapakinig pa ng mga KNC, 'di ba, yung mga about sa mag-asawa, ng mga issue. Eh noon, yun ang talagang yung palaging trending noon eh, kapag kapasalamat, yun ang hinihintay ng marami, na yung mga ganung klaseng consultation ang hinihintay ng marami, yung mga about sa mga issue na ganun, kasi yun ang alam mo naman, 'di ba, yung kahit na sinasabi mong may aral ka, pero nasasabi ka pa rin sa mga chismis na kagaya ng ganun. Kahit na walang makakatulog. Ngayon kasi, may mga screenshot na nakarating sa akin. Tulog yung mga kapatid. May isa pa, na screenshot dyan sa South. Yung worker mismo, tulog din. Oo, mismo ang worker na katulog na. Dati maselan, kapatid na mga kapatid. Ano yan, maselan noon sa pakikinig, dapat atentibo. Although nakakatulog-tulog ka, kasi malalim na gabi, pero yung diwa mo nakikinig eh. Ngayon hindi na, talagang tulog. Ayun, kasi nga wala nang ganyang chika-chika. Wala. At saka ang isa din sa kaibahan noon at saka sa ngayong era na to, si Bes noon, ang kanyang pinaka-catch niya, yung pangpagising niya sa mga members, bukod doon sa consultation ng mga controversial, ay yung mga tinuturo niya na mga malalalim na mga hiwaga. Ganon. Yun yung mga style niya. Kaya, uy, may paksa. Ang galing. Papipiliin ka pa ng paksa. Yun yung mga style ni Bes noon, yung mga galawan niya. Kaya, parang ang mga members noon, na mga fanatic ko talagang ano, uy, papipiliin ka pa ng paksa. Tatlong paksa ito, mga kapatid. Mamili kayo. Di ba? Yung style ni Bes na ganun. Hindi yan napag-aabutan ng mga nagmamarunong ngayon. Hindi pa naabutan. Hindi na alam. Sarap na sarap pa sila. Para ngayon, sasabihin nila na hindi ka naniniwala na sugo si leader ngayon. Eh, hindi ka talaga totoong MCGI. Yung nagsasalita ng hindi totoong MCGI, mga isang taon lang, dalawang taon lang, samantalang ang sinasabihan ay mga 20 years, 25 years,
Wala kayong alam sa nangyari sa mga nakalipas na taon. Bakit umabot ng ganyan kahabang taon yung mga naandyan? Sana maisip nila yan. Baguhin nila, ibalik nila sa dati kung kaya nila ibalik hanggat may mga panatiko pa. Matatauhan. Oo, panatiko pa yan. Oo. Kaya ano yun. Meron akong kausap sa TikTok, si Mr. Brood. Oh, Mr. Brood, andito ako. Kala mo ah. Hinahamak niya ako na hindi ko daw naiintindihan. Kasi daw, kahit daw matagal ako, ano, pilit ko daw hindi iniintindi. Kasi in-explain niya na wala daw sinabi si Brad Ellie na tunay, yung iglesia nila, ang tunay na iglesia ng Diyos, wala daw ganun. Ang sa kanila, kanila daw, umanib doon sa tunay. Yeah. So sabi ko, so kayo ba hindi tunay? Yung ganung usapan, tunay. tunay na iglesia, tanging iglesia. Oo. Eh di, na high blood ako. Tinanong ko si Totoy, Totoy, tama ba yun? Kayo ba ang tunay? Oo, meron pa bang iba? Sabi niya. Nag-contra. Dalawa MCGI. Maghanap ka. Oo. Eh hinahamak niya, 21 years nga ako. Tapos siya bago lang. Eh, yun nga, wala kayong alam. Alam nyo ba noon, may pinaksa, kung bakit kalaban ng katotohanan at walang kasing samang magulang ang hindi magmamalasakit na maakay ang anak sa paglilingkod sa Diyos, sa iglesia ng Diyos ayon sa Biblia. Alam nyo ba yung paksang yun? Siyempre, bago sila, hindi nila alam. So, ang ibig sabihin noon, yung KNC mong anak, dapat maakay mo yan. Pag hindi, wala kang kasing sama. Oh. Alam nyo bang may ganong paksa dati? Hindi. Eh, bago lang kayo eh. Ganon yung ano yan. Parang di nila alam yun eh. Kasi di pa nga nila alam kung ano yung paksa eh. Yung paksa. Wala na silang alam na paksa. Oh, wala na silang alam. Alam mo ba yun, Brad Soro? Walang kasing samang magulang ang hindi maakay yung anak niya. Naabutan ko yan, unang Timoteo 5. Diba? Naalala ko yan. Ang tindi nun. Naalala ko yung paksa na yan. Kaya pala sila ngayon na Madrido na, no? Higher form of debate. Ano yung Padrino? Saan kayo makakarinig na may tinuro si Soriano na higher form of debate? Na yan na ang pinaka-higher form of debate. Para tutunayan ko, tao si Kristo. Papatunayan mo Diyos si Kristo para wala nang gulo. Bibigyan mo na lang ng lugaw. Lugaw pa lang. Ba't ba kayo naninira? Asan ba yung soundboard yun? Ito, pagkasal tayo ko si Totoy. Bigyan ng soundboard yan. Sa MCGI. Ayan, may soundboard ako eh. Tanong ko lang sa inyo, eh, naka-inom na ba kayo? Okay, bibigyan ko kayo blood ng bibig at karunungan. Yung lugaw na pinamigay ngayon, di na karunungan. Magsigawa kayo sa mga, sa pagkain. Wala, walang soundboard. Meron, meron sa YouTube. Hindi naririnig dito sa Zoom, oh, pero naririnig sa YouTube. Yes, sa YouTube meron yan. Oo. Pero ano, ngayon, natutuwa na ako kay Totoy kasi mahinahon na siya. Si Kuya Adel lang ang ano, na-high blood sa kanya. Na-high blood? Oo. Siya kasi dapat pala uminom na si Kuya Adel ng gamot. Oo nga. Yun nga yung soundboard ko. Patugtugin natin, ha? Wait lang. Tanong ko lang sa inyo, eh, naka-inom na ba kayo ng gamot sa high blood? Ayan yan. Narinig yan ang mga nasa YouTube. Pero ako kasi, hindi na ako, ano, naintindihan ko na siya. Kasi, 3 days ago, it was World Humanist Day. Ayan. Dito alam ng mga tao eh. Alam nyo ba yung humanism? Sino nakakaalam sa inyo? Ayan yung topic natin. Oh, may pumapasok. Brad Ali. Ayan. Ipakita nga natin to. Kasi may bumate. Hindi ko rin alam to eh. June 21st ang World Humanist Day. So, nag-research ako, ayan, usually pala yung mga agnostics and atheists, humanist sila, which is, na-appreciate ko, ang ganda rin eh. Teka, i-share ko rin to.
Oh, shout out kay ano? Kay CP. Ay, nawala. Wala. What is humanism? Hello po, Bad Ali. Oh, humanist. Guten Tag. Guten Tag. Guten Morgen. Ayan. Danke. Yan lang alam kong German. So, humanists are non-religious people who strive to lead fulfilling, meaningful, and ethical lives using reason and empathy to guide their decisions and actions. Humanists base their understanding of the world on reason and science, rejecting supernatural or divine beliefs. Humanists reject all forms of racism and prejudice, and believe in living in harmony with one another, respecting everyone's human rights, including the right to freedom of religion and belief. Humanists believe we have a responsibility to respect and care for one another and to protect the natural world. Di ba napakaganda? Ano masabi niya dito? Parang ang perfect lang ito na even without religion, basta maging tao ka lang, maintindihan mo sila. Ayun, no? May pagkaano to eh, pag-aaral ng psychology. Magiging peaceful eh, ang mundo eh. Yung broccoli yung sinasabi ng ano iba na you can be good without God. Yan yun. Yan yung ano ng humanism eh. Para bang, kasi ang nangyari kasi broccoli regarding dyan sa mga, kaya na natayo yung mga humanism groups na yan. Kasi, ang ano kasi yan yung bang, siyempre alam naman natin yung concept palagi na para bang, ang religion, mga religion, tends to monopolize good works. Para bang pag good work, attributed agad yan sa religion at sa mga gods or deities. Ang nangyayari kasi sa mga religion minsan, no, hindi ko naman nila lahat, pag nagkakaroon sila ng mga pagtulong sa mga kapwa, yung mga outreach program nila, they tend to have some kind of a hidden agenda. Meron silang ulterior motive na to proselytize. Yun bang gusto nilang maanib sa kanila, Broccoli? Oo, di ba? Yun yung sinabi ni ano. Yun yung sinabi ni ano ni sa meeting ni ano, yung joke. Yung parang kaya sila doon sa Amerika kasi hindi na sila mag-aano kasi sa kabila ng pamimigay doon wala pa rin naaanib. Para bang ang dahilan pala ng kanilang pamimigay, ng kanilang pagtulong doon sa kapwa, is gusto nilang maanib yung ano, kung baga maging proselyte ng kanilang particular religion or church. Yun ang trend kasi na nangyayari sa mga lugar na mga dominant ang religion or masasabi nating mga religious na mga tao. So itong humanism is to somewhat of a movement na parang pang-counteract dun sa ganung klase ng mga association na kung itong mga association na ito na gumagawa ng mabuti, na nagpapakain sa mga mahihirap, ang gagamot, eh pwede rin gawin yan ng mga taong hindi naniniwala sa ano, sa religion. Hindi nila. Napuputol ka, Badlon. Deities. Di ba? Kaya gawa human. Hindi bro, andiyan ka ba? Yung tinatawag natin na humanity, humanity, yung bang pagiging tao? Kasi 'di ba, bilang tao. Hayaan lang natin yung kapwa tao natin na mamatay, balang araw mauubos tayo, mawawala yung ating species, 'di ba? Kaya bilang ano, human, kailangan natin na tumulong at ito yung tinuturo nitong humanism na ito. At ang values din na tinuturo sa humanism, yung secularism, yung bang separation between church and state. Kasi sa mga nakalipas na mga panahon, alam naman natin na ang gobyerno at ang simbahan, iisa lang noon. Pero nung nag-conceptualize ng secularism na ihiwalay yung simbahan at ang
ano at ang gobyerno, eh dito na nagsisimula yung tinatawag natin na mga pag-aaway-away ng mga ano, kasi dapat daw magpasakop daw tayo sa simbahan, ganun. So merong mga issue tungkol diyan, at yun ay mga sinasagot din ng mga secularist at saka yung mga humanist naman, Bukoli. Kaya yun lang ang masasabi ko diyan sa issue na yun. Ayun, napakaganda oh. Humanism teaches me to be free from dogma and religious/cultural misogynistic beliefs. Humanism informs my liberation as a person. Oh, sabi nitong ano, si Roslyn. Yun nga, kasi galing ako sa Germany nga last week for mga 5 days. Nakasalamuha ako mga German. Tapos hindi lang kasi Europe yun, may mga Austrian, yung may mga taga Netherlands. Nakakatuwa, maintindihan, nakalimutan ko nga yung MCGI eh, for 1 week eh. nawala sila sa isip ko. And then, ano, naintindihan ko na itong mga to, masasaya lang sila, inom ng beer, ganon. Tapos, walang pagtatangi, ano lang, masaya lang, saka tanggap nila lahat ng cultures. So, sabi ko, parang ito nga yung humanism. Oh, ano bang, sino bang nandyan pa? Badzoro, what can you say about hindi ko alam kung ano to eh. Sa psychology kasi to eh. Nagkaroon na rin sila ng group eh. About this. Mm-hmm. Hindi ko lang alam kung yan ba yung mark sa humanism din. Kasi kay Marx, yung nag-start nga ng communism o yung ano nga, yung tawag nito, yung communism by itself. Meron din siyang humanism ano eh. At saka meron din ako nabasa na is a humanist din. I don't know it's similar ba yun sa ano ni Karl Marx na humanism din. Pero if self-improvement and self-reliance, I think parang nawawalan siya sa akin ng ano eh, ng sense of existence. Yun. Being a humanist kasi o humanism itself, wala siyang ano eh, wala siyang pinatutungkulan doon sa why do you exist. Yun. Parang doon lang ako nakukulangan diyan sa humanism. Pero the logic itself, maganda naman siya sa sarili, self-improvement, nagpapakita ng equality and not racist, not racist at saka narcissistic or whatsoever. Pero it tends to be ano eh, parang hindi siya magkakaroon para sa akin ng continuance or parang ano, consistency. Kasi there's no such thing as ano, sense of why do we exist or existism, existentialist nga, di ba, mga exist, yung why do we exist, why we have this life on earth, what is the purpose of life, etc. Dun parang nakikita ko na may kulang doon sa humanism na yan. Oo. But the concept itself, yung pagiging ano niya, human-centered, I think it's okay to have a mentality na to improve yourself, to make to do good things outside religion. It's okay kasi yun naman ang kailangan natin eh, to live as harmoniously, magkaroon tayo ng ganyang mentality. Yes, pero yung sense of purpose, hindi ko siya nakikita doon. Okay. Ayun, maganda to kasi walang racism, yung different, yung mga lahi, wala, tanggap lahat. Kung meron ka man hindi naintindihan, si Totoy Bigbo nga, tanggap ko na ngayon eh. Kasi ganun talaga siya eh. Mamaya papakita ko, yung Maslow's hierarchy of needs.
Andun siya eh, kasi meron siyang hinahanap na ano eh, na something eh. Lahat kasi tayo kailangan natin. Self-actualization of needs. Self-actualization. Yan. Yun na yung dulo. Pero merong self-esteem, confidence, achievement, self-esteem, love, and belongingness. May mga ganun, di ba? Oh, so, kaya pag itong humanism, maiintindihan mo yung mga tao. Ba't sila ganun? Baka kulang lang sa love. Intindihin na lang. So, parang full of love itong, ano, itong idea na to. Di ba? Walang away-away. Kasi minsan, Christian nga o Muslim, kung ano mga religion, sila yung ano, nag-iisip na sila yung palaging tama. Oh, sila ang dominant. Na. Oo. Eh, sa pulunang dagat, mga pulunang dagat daw magsisimula. So, hinamak na yung mga taga-Aleman, Alemanya. Oo. Pilipinas talaga. Di ba? Alam mo yan? Oh, the proud, ano, tawag nila yung, ano, yung mula sa malayong silangan. Oo. Na dito na talaga magmumula ang kaligtasan na sinasabi ng hula. Yun. Oo. So may pagtatangi na agad. Oo. Oo, tama. Ay, paano mga Udyo, mga taga, mga Canada, paano yung taga-Canada, taga-USA, di ba? Taga-Europe, taga ano. Ibig sabihin, dito sa Pilipinas manggagaling. Yun ang sinasabi talaga ni Best dati. Yung kanyang tinuturo doon, nandun siya sa Brazil, na nagpasalamat sila na pumunta lahat doon. Biro mo, nagmula daw sa silanganan, tapos napunta daw agad dito sa Brazil na pag ano daw, yung antipodal. Antipodal. Grabe, tingnan mo na. Tindan mo, maghuhukay ka ng parang ililaser mo, broccoli, yung mundo. Yung laser na bubutasin mo daw yung Pilipinas, tatagos daw sa Brazil. Hindi, tapos mga hiwaga, antipodal. Sabi ko, ina, meron pang nagtatalaki. Sabi ko, grabe, talaga tinindigan pala talaga nila yung antipodal na yan, na concept ni Bess na yan. Pero yun nga, since yung mga taong nagta-travel dyan, makaka-relate dito na hindi lang mga Pilipino ang ano ang ililigtas. Kasi karaniwan sa MCGI, sa INC, kung ano mang religion yan sa Pilipinas, ano, nagtatangi talaga. Pero ang laki-laki ng mundo, guys. Daanan namin yung China, yung ano ba yung mga nadaanan Qatar. Namin? Ano? Yan, Qatar. O, puro Muslim doon, Islam. Oo. Yun ba? Di ba? Ay, kung lalawakan mo lang yung pag-unawa mo. Oh. Meron lang ako ikukwento, Brocoli, kasi meron ako napakinggan dati na kinuwento ni Bess. Si Bess kasi, di ba, parang mahilig magkwento yan eh, sa mga teksto. Kilala mo ba yung abogado niya dati na si ano, yung dating Solicitor General na si Chavez? Di ba, meron siyang abogado dati sa kaso niya na, yun nga yung abogado na sinasabi niya na nag-advise sa kanya na huwag na umuwi ng Pilipinas eh, yung ano si Chavez. Kasi ano yun eh, yung Chavez na yun, syempre, pera yun. Ang sabi na may nagkinwento kasi ni Bess yun dati na nakapasok to siya sa bahay noon ni Chavez. Tapos doon sa bahay ni Chavez Brocoli, may nakita si Bess doon ng mga picture ni Attorney Chavez na kung ano-anong mga lugar, yung Greece, Europe, China, lahat ng mga bansa na pinunta, may portrait daw doon na nakalagay sa bahay si Attorney Chavez. Sa makatwid, si Attorney Chavez pala ay isang ano, Brocoli, well-traveled na tao. Kasi siyempre, marami siyang pera. So, palagi siya nagta-travel. Ngayon, ang una daw ginawa ni Bess, nag-attempt si Bess na, ano, na kausapin daw si Attorney Chavez about sa ano, MCGI sa dating dahil parabang nag-attempt siya na missionin na mag-share ng Bible, mag-share ng religion. Aba, ang sinagot lang ni, ano, ni Attorney Chavez kay Bess eh, ay, wag mo na akong anuhin dyan kasi ano, wag na lang. Sabi ko kasi por tao lang yan, por tao. Ibig sabihin, hindi nakumbinsi ni Bess si Chavez na mag-aral ng Biblia. Kasi nga, si Chavez eh, hindi niya pwedeng anuin dahil si Chavez ay well-traveled na tao. So, kasi ang doon ko na-conclude na
Kasi kung ikaw ay isang well-travel na tao, alam mo yung mga kalagayan ng mga nasa ibang bansa, alam mo yung kultura, alam mo yung mga itsura ng mga tao doon, alam mo yung mga mindset ng mga tao doon. Whereas kung ikukumpara mo sa isang tao na dito lang sa Pilipinas lumaki at hanggang tumanda, na ang mindset ng mga Pilipino ang nasasagap mo na palaging nakaasa sa magagawa ng Diyos, parang ganun sa kanila, sa Diyos na Christian God, ha? Pero kung pupunta ka naman doon sa ibang mga bansa, kagaya sa mga Europe na yan, sa China na yan, sa Islamic countries, iba yung kanilang mindset din doon, eh. Iba yung kanilang pananaw sa buhay. So kung ikaw, na-expose ka doon sa mga yon, hindi ka na makukumbinsi basta-basta ng dito sa Pilipinas ng mga pastor-pastor, mga preacher-preacher lang na kagaya ni Bess. Diba? Ganun yun. Kaya naisip ko kasi di ba nag-travel ka sa ano. So naalala ko yung kwento na yun ni Bess tungkol doon sa abogado niya na sinubukan niya na i-share mag Bible study, kumbaga i-share niya yung aral kay Attorney Chavez. Sabi ko hindi inano siya, binlock agad siya ni Chavez. Sabi ko, sabi ko kasi ako naniniwala ko por tao lang, por ang paniniwala ni Chavez sa religion per se is por tao lang, depende lang sa tao. Ganun na block. Tas sabi ni Bes, yun ang yun doon agad nag-premise si Bes, tingnan niyo na mga kapatid, kayo mga hindi kayo nag-aral, di ba? Hindi kayo naging abogado, pero tinanggap ninyo ang salita ng Diyos. Pero tingnan mo yung si Atty. Chavez, hindi niya matanggap. Para bang doon niya inano, laro yung ano, na mas mapala daw talaga yung mga member ng MCGI na hindi daw nakapag-abroad, hindi daw nakapag-aral kasi natanggap daw yung ebanghelyo. Ganon, yun ang drive niya. Dahil inano na naman niya, inano niya yung sitas na masdan ninyo ang pagkatawag sa inyo mga kapatid, 'di ba? Hindi ang maraming marunong, 'di ba? Yung drive niya agad. So tuwang-tuwa naman yung mga member, 'di ba? Yung ganun style. So sila daw 'yun. O sila tapos hirap. O yun ang ano ni best panglaro. So ibig sabihin, pag ikaw ay isang taong well-traveled at exposed ka sa iba-ibang kultura, hindi ka basta-basta umaanib sa mga churches na mga ano, kaya ng MCGI. 'Yun ang punto ko. Napakaliit. Oo. Ang hirap niyan pag tingin mo sarili mo, ikaw tama na meron kang katungkulan na ipalaganap yung salita ng Diyos sa ibang lahi. Nako. Oo, yun. Parang masyado kang ano sa sarili mo, parang napakataas ng yung tingin sa sarili. Yun ang nangyari. Umiilaw ka. So, during these last days na no, yung ano, during that time, kasi nung time na nasa Pilipinas pa siya, hindi naman ganun yung ano niya. Sabi nga niya baka meron daw ibang nangangaral daw sa ibang bansa. Di ba ayaw niya mag-abroad dati yung before, ano, nung mga year early, before siya umalis. Di ba ayaw niya mag-abroad kasi takot siya sa eroplano. Pero later on, nung nag-abroad siya, meron siyang ibang naunawa. Para bang, parang in-adjust lang yung aral eh. In-adjust para mag-fit doon sa kanyang narrative eh. Parang ganun ang ginagawa ni Bes eh. Kung halimbawa dati, takot siyang magbiyahe. So gumawa siya ng palusot, parang aral na kahit na daw nandito lang siya sa Pilipinas, bahala na daw ang Diyos doon sa mga taga-ibang bansa, ganun. Pero nung nandun na siya sa Brazil, meron na daw siyang responsibilidad na mangaral. Di ba? Parang nag-iba. Parang, ano, yun nga lang ang problema kay Bes, yung bang, yung kanyang mga aral, pinifit niya doon sa narrative na kung saan nandoon siya. Hindi na siya nagko-concern kung ano ba yung nangyari doon sa una niyang mga turo na naka-apekto ng maraming mga buhay, kagaya nung turo niya about sa Great Tribulation, na bigla na lang yung binago naman, di ba? Parang ano, nasira yung buhay ng marami. Yun ang ano, kasi nga ang tingin niya siya yung ano, center of the pangaral. Tapos pag may naisip kang mas maganda, mas magaling ka pa sa honor. Mas magaling pa sa honor, yun. Pero sa totoo lang, napakaliit na MCGI. Grabe. Yung happy humanist word na yan, happy talaga yan. Kung open-minded thinking ka, pero pag MCGI ka, ay hindi naman kinakilala ng Diyos yan eh. Oo, oh, yun. Oh. Yung lahat ng mga sinaginagawa ng ibang mga relihiyon, mga asosasyon, hindi counted yan na pagtulong. Ang counted lang daw is yung kanila. Yun, nako yun bro, nakasalamuha ko nga iba-ibang lahi. Ang babait nila. Talagang mararamdaman mo, concern sila. Tapos natutuwa silang makita ka, kakamustahin ka. Di ba? Yun ang, dito ko nakita yung humanism eh. Yung pagka iba-ibang lahi na yung magkakasama.
saka maintindihan ka na. Hindi mo pwedeng isingit dun yung religion mo. Mumukha kang ano dun. Itatakwil ka dun na. Just be human. Human lang. Oo. Oo, tama yun, kapatid na broccoli. Tama yun. Just be human lang. Tingnan mo yung mga nangyayari sa mga sityo. Sabi sa Biblia, sabi ng turo ni Bes noon, yung mga nasa bundok, kay pangaralan mo kay hindi yan, maliligtas yan. Ano ngayon ang ginawa nila sa mga taga-bundok? Binigyan lang nila ng atang. Pag kumain pa ng Jollibee yun, may impyerno pa yung mga yun. Oo. Oh. So sana hindi na lang ano, pinasok. Naging sumpa pa sa kanila yung pangaral, di ba? Yung parang imbis na maligtas na sana, eh nung napangaralan nila, naabot nila, nagkaroon na tuloy ng pananagutan. Di ba? Yun ang ano dyan eh. Logic yan eh. Buti pa hindi na lang. Hindi man imbis na wala silang pananagutan na bawal pala ganun, bawal pala ganun. Kasi safe na sila, maliligtas yung mga yan, yung mga taga-bundok yan eh. Tapos inaralan. Aray ko. Baka ay, ano pa yun, baka ma-paranoid pa yung mga yun pag kami mga halal-halal pa na ipangaral. Oo, kasi bawal din kasi sa MCGI yung mga ritual ng native eh. Yung mga native na, di ba, sa native, merong, kagaya sa mga Ifugao, di ba, meron silang pinikpikan yung ang manok, eh, bago patayin, ano muna, pinupukpok yung ganong ritual. Bawal sa, ano yan, MCGI kainin yun, eh, papaano yun kung ganon ang kinakain nila, natural na sa kanila yun, dahil yun ang nakagisna na nila ng mga ninuno nila, libong taon ng nakaraan, eh, kumaanib sila sa MCGI, hindi na sila kakain nun, hindi na sila makikisama doon sa kanilang mga kamag-anak na magagawa ng ganon, di ba, ganon. Hmm. Tanungin nyo mga sila, mga sarili nila, naanib ba sila dahil sa ebanghelyong dala o dahil lang sa napakain mo ng lugaw? Oo, tama. I-acknowledge ko lang si Toby Balagtas sa kasi mission ko siya na. Toby, na may nabasa ka ba about humanism? In-announce ko to nung 2 days ago pa. Toby? Diyan ka ba? Ah, wala. Mission Kristiana. Mission? Ayun, magandang hapon. Yeah. Ako makasalanang hapon. Assalamualaikum. Humanism. Alam ko may nabasa akong ganito dati sa book nung college days ko pa. Tingin mo ba maganda to? Yes. Kasi humanism eh, from the word itself, human, meaning pagpapakatao. Mm-hmm. Yan, pakikipagkapwa-tao, meaning dito, labas yung usapin ng ano relihiyon. Yes. Mm. Labas din ang usaping, yes, labas din ang usaping spiritual. Kumbaga, nandito, ipapakita mo kung paano ka makipagkapwa-tao, paano ka makitungo, paano ka makisalamuha. Oo. Ano ito eh, yan o, no? Maslow's hierarchy of needs. Parang dito rin yan eh, connecting dito yan. Pinag-aralan namin to sa EDUC noon. Mm-hmm. Nakalimutan diba? Ko lang ipaliwanag. Yes. So, kung merong ugali yung isang tao na hindi mo gusto, may pinanggagalingan yun. Yes. O baka nung bata siya, he was hurt. O, di ba? Hurt people. Kaya sila nananakit din na iba kasi may pinanggagalingan. So, kung mapag-aaralan mo to, pakimute nga muna, sino yung maingay. Maiintindihan mo sila, walang away-away, di ba? Kasi, alam mo kung saan sila nanggagaling. O, kung titignan mo to, di ba? Basahin nyo na lang. Uugatin mo kung ano yung pinaka main reason bakit ganun yung ugali niya. Mm-hmm. Pagka, meron kasing particular na tao na pagka nakakita ng ganito, ganyan, ang galit na galit. Tama ka, merong dahilan. Siguro, maaari doon sa pagkabata, merong traumatic experience. Ganyan na hindi niya mabunot. Kaya kung sino man yung makita niya is parang gusto niyang saktan. Yan, doon pumapasok yan. Napakaganda. Kahit walang religion, ano? Actually, ang religion naman kasi, ang religion naman kasi is pangalawa na lang yan. Nasa tao na kung paniniwalaan niya, kung ano yung gusto niyang i-practice. Oo. Gaya nung sinabi kanina, meron binanggit kanina, napakinggan ko. Ito lang,
yung meron mga tradition or practice dun sa mga liblib na lugar, yung mga natives na piniktikan ba yun? Yung pinapalo yung manok hanggang sa mamatay. Yes. Merong ganun na ayun na talaga yung ritual nila. Kumbaga, bago sila kakain. May siguro, ganun. Bago sila kumain, ganun muna yung gagawin nila. Hindi lang siguro sa manok, maaaring sa ibang, ano pa, sa ibang may buhay na nila lang bago nila kainin. Meaning pala, pag naaanib pala talaga sa MCA, ibig sabihin pala, hihinto na nila yung practice nilang ganun. Diba? Ramen. Oo, oh, sa ano, sa doktrina, nasa doktrina yun eh. Binigti. Oo, binigti at dugo. Ganun. Hindi, pero ano, hindi kung isaalang-alang natin yung kanilang ano, tradition, yung practice na nila. Eh, practice na nila yun eh. Tapos bigla mo sasaksakan ng out of nowhere na doktrina. Oo, yun problema. Yun ang diba? Yun na rin ang nangyari, 'di ba, noon nung panahon na sinakop tayo ng ano, Katsila. Kasi 'di ba yung Katsila, ano sila, Katoliko, 'di ba? Tapos na may naabutan na dito ng mga kultura noon, ng mga practices, yes, ng mga religious ano, yes, religious practices eh ano eh ginawa eh pinilit yung mga ninuno natin na talagang umanib, papatayin. Actually, ang Pilipinas kasi ang religion talaga meron din part ng Hinduism. Oh, may kasi din. Yes, may Hinduism din kasi meron mga nahukay at mga naibaw ng mga artifacts na yung mga deities na ginagamit sa Hinduism. Meron. Yes. Meron mga nahukay, yes. Oh, meaning may Hinduism. At 'yan pinatutunayan din ng mga trusted na mga scholar and aklat sa India na talagang sa Pilipinas is meron Hinduism bago pa dumating ang Christianismo. Kastila. Ito, yes. Naalala ko lang. Yung yoga. Oh, may mga tao gustong-gusto yung yoga kasi maganda yung nadudulot niya. Yes. Oo. Tapos, i-demonize mo na ang Christian hindi dapat nag-ganyan kasi may bahid ng Hinduism. Grabe naman. Grabe. Diba? Uy. I-respect mo na lang, diba? Yeah. Respect mo na. Ayan ang hirap sa iba. Yan ang hirap sa iba. Masyadong exclusivist. Oh, yung ano, sila yung na yung tama, ganyan. Babanggay na nila yung ibang ano na hindi sang-ayon sa kanilang doktrina. Ayan, ultimo yung yoga, ano, isasabihin niya sa demonyo. Paano magiging sa demonyo yoga? Eh, mabuti nga sa katawan yan. Kami lang, iba yung ganun. Hindi ba ang yoga lang is ano? Meditation? Yes, meditation. Meditation. At hindi meditation lang naman siya. Eh, mga Christian naman, nagme-meditate din naman. Yes. At hindi lang naman siya sa espeto ng ng meditation, relaxation. Meron din niya sa pagkain. Sa lahat ng yogis. Yes, ang mga yogis dito sa Pilipinas, hindi ganun kumakain ng karne. More on a vegetarian diet. Mga Ayurvedic medicine yan. Yes. Ayurvedic medicine. Kaya yung mga sasabihin na sa demonyo ang yoga, makitid ang utak. Hindi nag-iisip ng matino. Yun lang. Si Best nagsabi nun. Kasi nag-ano rin ako na yun. Ako, tututulan ni Totoy Bibo yan. Maganda ka na. Sige, pasok siya rito. yung ano din pala, Pisong Kisana, yung ganong isipin na yung kami lang, sa amin lang, dito nyo lang, yung mga ganong linyahan. Diba yung exclusive na sa kanila lang. Yes. Ganon. Alam yun nyo, Brad. Nagkaka-problema eh. Ganun ang, na, alam nyo, Brad, yung ganyan mindset, nama na lang naman nila yun sa INC 1940. Kasi tingnan mo, kung ugatin mo, si Chopilo Ora, tsaka si Nicolas Perce, galing sa INC. Saan ba nang galing yung utak na exclusivist? Di ba sa INC na kami lang, bukod tangi, ang iglesyang nagpapakayat ng katotohanan na nasasalita ng Diyos. O, di ba? Hanggang ngayon, minana nila. Kunwari pa sila na may pag-ibig sa kalokohan. Ita mo nga kayo na, binanggit nila, binanggit na
valid lang daw ang mabuting gawa ng MCGI. Anak ng kabayo naman. No? Eh, ang dami-dami NGO na mas nahihigitan pa yung mga good works nila. Eh. Mm. O pagdating sa pamamahagi ng relief goods. Eh. Tapos ang mali pa sa kaisipan nila, kapatid, alam mo ba ang isa pang mali pa sa kaisipan? Eh, halimbawa, ako napaka-energy. Hindi naman ako MCGI. And this, ano po sasabihin nyo? Salamat po sa Diyos. Eh, kilala ko ba yung Diyos ng Biblia yung nasa isip ko yung poong nasarino ng Quiapo? Ayun! Sapul! Sapul! Poong nasarino. Diba? Sapul! Tsaka yung MCGI ngayon, pansinin nyo, naging NGO na. Oh, diba dati NGO. Bible Expo dati yan? Naging NGO na. Paano naging NGO yan? Nagpapakain ng lugaw, namimigay ng sardinas, bigas. Oh, NGO. Foundation, gawain na ng NGO. Oh, hindi na hindi na talaga yung evangelization na katulad dati. At saka ang tatak nila ngayon, mga data packs, ang tatak nila ngayon, lugaw plus camera equals mabuting gawa. Yan ang mabuting gawa nila ngayon. Oh, yun nga. May camera. Oo. Ito, may naalala lang ako. Hello pala sa 25 watching right now. Yung kasi naabutan ko si Totoy, may inaaway siya dun sa isang live stream. So sabi ko, Totoy, ba't mo naman inaaway? Sabi niya, eh, ganun talaga. Di ba sabi sa Biblia, sawayin mo silang may kabagsikan. Yung mga ganun. sabi ko, pucha, irespeto mo na lang. Irespeto mo. Kaya maganda tong humanism eh. Just be human na siya ano. Siya pala inutusan yun, ano? inutusan. Pag mali, sabi niya, siya dapat inutusan, sawayin. Sawayin mo kung may kabaksikan sila. Yan. Yan ang nama na niya kay Bes at ng mga ilang mga ang inutusan po, si Timoteo, di ba? Yes, si Timoteo. Lalabas, ano, nakakabastos. Bastos talaga, bastos. Bastos naman ito eh. Diba? Bastos talaga, bastos. Kita nyo, bastos talaga, bastos. Hindi kasama sa listahan ng mga magtatanong yan. Oh, just respect yung belief nila. Eh, hindi mo naman alam ang history ng tao, saan siya galing, anong pinagdaanan niya sa buhay, tapos mamatahin mo. Sasabihin mo, mali siya. Oh, eh. Dahil nabasa mo, sawayin sila may kabagsikan. Paling. Parang may mali, di ba? Sablay talaga yan mga gumamit ng talata. Ilang beses ko na yan na pagpapapanood, napakasablay gumamit ng talata ng Biblia yan. Tsaka si Totoy B, bro. Alam niyo mga kapatid, self-proclaimed apologist. kahit wala namang ina-appoint na apologist ang MCGI sa panahon ngayon. Self-proclaimed winner pa. Kapag pinag-usapan nga namin kanina yan, Brad, eh. Grabe siya. Tinakbuhan daw siya ng iglesia ni Cristo, tinakbuhan daw siya ni Katolikong Mananiti, tinakbuhan daw siya ni Baptist na Joven, Pastor Joven, tinakbuhan daw siya ng lahat. Nakakatakot siya talaga. Akala mo si Ron Teologia na magaling sa Greek at Hebrew? So, ang tingin ko, sorry. Pagka dinaan siya ni, sino ba yung magaling na debate ng INC sa magaling sa Hebrew? Ventilasyon. Pag nakaharap niya si Ventilasyon, ewan kung hindi umiyak sa Hebrew saka sa Greek yan. Ayan, sila Michael Sandoval, yan. Mga hasa sa mga ano yan, sa mga early... Alam mo, mahuhusay yung mga yun. Mahuhusay talaga yung mga yun. Mm-hmm. Hindi mo magiging ministro nang walang utak yung mga yun eh. Pero wag lang siya makakatapat na pag ginamitan siya ng mga talagang original translation. Tingnan mo, nga ngayon. Iyak yan, si Totoy Bibo. Tatakbo yan. Kaya ako, hindi ako nahilig dyan sa mga debate-debate na yan. Baka noon pa, humanist na ako eh. Kasi parang bastusan din dyan eh, di ba? Di ba yung question? Yes. Ako nga yung ideology ng humanist. Broccoli. Sa debate kasi. Sa mundo eh. Sa debate kasi,
kailangan itatayo mo yung sarili mo na ikaw ang talagang ano, ikaw ang mag-i-stand, ganyan, patutunayan mo, ganyan, na tama yung argumento mo. Eh, yun ang pinakaano sa debate. Baga, eh, angat mo yung sarili mo. Yan. Babarahin mo yung kasama mo. Yun. Yun ang aim ng debate. Yabangan, pagalingan, ipitan, yes, ganyan. Yes, true. True. Eh, kaya nung si Kuya, sabi niya, hindi na daw, ano, taltalan daw yon. Parang medyo natuwa ako na, uy, okay, oh, na-realize okay, nila na ang debate is, ano lang, taltalan. Kaya lang parang nabastos naman si Ben. Di ba? Parang, di ba, one man, yes. Yung debatista na MCGI, yung pambatong debatista nila, nakulong dahil sa estapa. Oo. Si King, Bad King. At saka, eh, nakalaya na. Di ba na masyadong na ano siya, eh. Masyadong na yuraka naman si Beth nung sinabi ni Rason na taltalan na lang. Dahil unang-una, ang dating daan or MCGI nagpasimula sa pamamagitan ng debate at saka exposition. At doon talaga bro, doon talaga nakilala ang dating yes, daan. Sa debate talaga. Hindi, na kaya dumami ang dating daan sa paniniwala ng mga sumampalataya doon na talaga walang makakatalo kay Beth. Yes. Talagang, eh ngayon, ano na lang? Ano na ngayon, Brad? Lugaw. NGO. Ay, may sasabihin si Toby. Asya muna tapos ikaw, Ali. Hello, yeah, hello. Toby. Hello. Yes. Yes. Oh, nasa mall kasi ako eh. Lumabas ako. De, ano kasi, yung sa debate, nagagamit na tools yan to know the truth. Tsaka yung pwede pang malaman. Diba? Sabi ko naman, ang knowledge kasi tsaka information continuous naman kasi yan. Ngayon, hindi mo malalaman ng overall truth sa isang debate yan. Usually, pag nanood ka ng mga intellectual debate, may mga resulta doon. Parang it leaves an open, ano pa, for open discussion. May ganun eh, walang mga showdown. Oh, sana ko lang. Ganyan. Saka ano, yung sa, ano lang, bro ko nito, ito lang. Yung sa humanist, narinig ko na actually yan. Dalawa yan, bale. May secular tsaka mayroong religious rin humanist. Pero usually, pag sabi kasi humanist, takop ng ano yan eh. Usually, ang nagsiselebrate yung mga secular. Kasi usually, yung mga agnostic entities, wala naman talaga sila mga tradition. So, ayun, di ba? Parang nag-gather sila, chance to gather. Pero yung humanist day, yung totoo lang, hindi ko pa narinig yan. Sayo ko nga lang na ano yun eh, tapos nurse ko sa Google. Ano sabi ko, meron pala. Mm-hmm. Di ba, naka, ano man lang sana, nakapunta man lang sana. Eh, oh, dito sa Philippines ako, meron ka doon. Yun lang, broccoli. Oo. Pati yung Philippine Atheist Association ba yan, saka yung Pastafarianism, they believe in humanism. Napakaganda po ng humanism. Meron dito sa Pilipinas, broccoli, yung HAPI. Humanist Association of the Philippines. Incorporated. Okay. HAPI. Oh, meron 'yun. Kaya lang hindi, kaya nga kasi alam mo naman sa Pilipinas, 'di ba, majority dito ay mga religious. So hindi masyadong ano, hindi masyadong sikat 'yanon. Mm-hmm. Hindi siya masyadong kagaya sa ibang mga lugar na talagang marami. Ngayon, dito kasi ano, hindi ganun ka ano ka sikat yung association kasi most of the people here in the Philippines are, alam mo na, mga religious, katoliko, theist, eh alam mo na man pag nakarinig sila ng ganun kasi na mga humanist, parang ano, it is foreign pa para sa mga Pilipino. Kaya nga yung sinasabi ko eh, dapat maganda talaga na makapag, once in a lifetime, makapag-abroad ka rin eh. Kasi maiiba yung perspective mo. Kasi kung dito ka lang sa Pilipinas, maririnig mo yung perspective dito. Yun lang yun din. Yun lang yun. Diba? Parang hindi ka magkakaroon ng ibang pananaw sa buhay mo. Ganun, oo. Maganda, swerte rin na yung mga ibang nakapag-abroad na hindi yung pagiging OFW ha, kasi iba yung OFW kasi di ba nagtatrabaho ka doon. Yung ano, yung tourist lang, siya. Namamasyal ka at nanonood ka doon sa mga ano nila, yung mga culture na iba't ibang lahi. Ganun. Kaya yun ang sinasabi natin dyan. Oo, try nyo. Punta kayo ng kahit sa Asia lang muna. Si Sis ano Hokage nandiyan sa Thailand yata. Ayun. Salamat sa Jesus. Sa Singapore broccoli, hindi masyadong religious ang mga tao doon.
hindi religious ang mga tao doon. Parang walang ano doon eh. Hindi nga nakapagpalaganap si Bis doon eh. Sa Singapore, yung lugar na yan. Singapore, tapos yung malapit Taiwan, dyan, Hong Kong. Yun ang mga malalapit eh. Kung baga kung gusto mong mag-abroad at gusto mong medyo cheap lang ang pamasahe, dyan sa mga lugar na yan. Singapore, kasi mayroong one flight lang eh. Galing Pilipinas, papuntang Singapore, papuntang Hong Kong, papuntang Taiwan. Ibang mga lugar na yan, iba na rin ang mga kultura dyan. Iba-iba na rin ang mga perspective ng mga tao dyan. Kaya maganda rin talaga kung may pera ka, maganda makapag-abroad ka rin once in your lifetime. Diba? Yes. Layo-layo muna sa mga Pilipino. Try mo makisalamuha sa mga Americans. Makikita mo na, nako, napakaliit na MCGI at ng iba pang religions niya. Diba? Ayun, umalis daw muna si ano. Oy, salamat sa Jus Borsalino ah. First time na daw makapasok sa program. Magaan daw sa loob niya. Salamat sa uulitin. Oh, kasi sige, Bukol eh. Oh. Ah, sige. Sino pa magsasalita? Sige, magsasalita muna. Bansoro. Si Bansoro, sige. Ah, sige. Naano ko lang yung sa debate kasi ang iba ang debate na alam ng MCGI eh. Ang debate kasi sa kanila, pamamahiya, tapos itatayo yung kanila na tama. Pero ang essence talaga ng debate is to gain or to win soul eh. Kung maalala mo, nag-debate din yung mga apostles, di ba? Si Peter at saka si Paul, nag-debate din yan. Nagkaroon din ng discussion. Even Bernabe at saka yung ibang mga apostles dun sa Acts of the Apostles, yung regarding doon sa mga Gentiles na na-convert, na kailangan pa ba sa kanila yung circumcision, nag-debate sila din eh. Pero they come up consensus. Ganun ang debate. Meron siyang patutungkulan o meron siyang ika-come up na consensus or solution doon sa problema. Yung religious debate ni Eli Soriano, yun ang masasabi mong taltalan. Kasi wala siyang, wala siyang napanalunan o wala siyang napanalo doon. Now, meaning to say, yung kadebate niya, napaniwala niya na mali yung ginagawa o mali yung paniniwala, umanib sa kanya. And most of the debates na ginawa niya, hatred ang nangyari. Hatred. Nagkasagutan. Oo. Yung isa, meron pang debate yan eh. Ang pinadala yung MIC niya. Eh, nagulpi pa yun. Ah, oo. Sa Hong Kong. Diba? Nagulpi yun. Nabugbog. Eh kasi kabugbog-bugbog naman yata yung mga pinagsasabi niya. Eh, siyempre, masasaktan yung mga tao ron sa mga yung mga sasabihin niya mga kung ano-ano. Eh sila lang ang tama. Tinitindigan na tama. Walang nananalo sa debate eh, actually eh. Pero ang essence talaga, yung to come up with the consensus, with the solution, doon sa existing problem. Yun naman ang essence ng debate. Ano ba yung problema about in regards with faith? Eh, hindi mo naman mapapaniwala yung mga yan na mali yung kanilang paniniwala, di ba? Eh, respeto mo na lang. Huwag ka na lang mag-ad hominem. Oh, yun. Di siya magaling eh. Ayan. Ad hominem. Di siya magaling sa ad hominem. Ang tatawagin niya, itong si Gorilla. Oh. Pastor ng Fort Watch. Ang tawagin niya, si Gorilla. Yung malaking baso. Nagmamantikang baboy. Si Kilyaw. Si Kilyaw. Mga ganun. Si Kilyaw naman, oso. Eh, akala mo naman. Oso. Oo, yun. Oso naman. Eh. Calling name. Hindi talaga ganun ang debate yung proper. Oh. Pag napanood mo yung mga debate sa Oxford, yung Oxford type, ng debate, makikita mo na very, very, very formal. At yung mga presidential debate, yung presidential debate sa US, makikita mo formal eh. Hindi nagtataasan. One time may nagtataasan ng boses doon, kaya lang hindi siya nanalo. Oh, si Trump. Nagtataasan ng boses. Nagtatawanan niya yung opponent niya. Hindi tuloy siya nanalo, nabastusan yung mga tao. Kasi that is not a formal form, that is not a formal debate itself. May respeto ka pa rin sa kapwa kausap mo. Eh, yun lang naman ang purpose mo, to win your opponent. Eh, paano mo mawi-win ang opponent mo kung naghasli ka ng hatred? Panggigigilang ka ng mga kasama niya dahil kung ano nung kabastos-bastos sa mga pinagsasabi mo. Eh, wala.
talagang yung mga sinasabi nila na tama naman ako, pabor na ako dun sa sinabi ni DSR na taltalan, kasi taltalan naman talaga yung debate nung uncle niya eh. Nung yes, una, ano I pa agree. Ako, believe pa ako nung una. Pero later on, I realize, wala naman siyang na-convert dun sa mga kadibati niya. Yung debate ni Madlang Awa, yung Pastor Madlang Awa sa Santa Cruz, Laguna. Nung pinanood ko yun, talo siya dun eh. Oh. Yung Baptist na yon si Pastor Madlang, talo siya dun eh. Oh. Eh anong ginawa niya? Na-mersonal na. Pinersonal na pinersonal yung pastor. Pati yung pastor, nahatak niya, na-mersonal na rin. Boses pa ba ito? So, yun ang yung debate na yun, magandang lalaki. Yung debate na yun. Sorry.